afternoon. So today we will continue discussion sa business combination. So part 3 na to ng video ng chapter 1 alone since medyo mahaba nga siya. So we started dun sa definition ng business combination. Ano yung mga types ng business combination? Bakit nagkakaroon ng business combination? And computation ng goodwill and bargain purchase gain. So nung part 2 ng discussion natin, diniscuss natin yung illustrations 1 to 4. So today we will continue yung iba pang illustrations and yun, more problems para mas ma-familiarize tayo sa business combination. So share ko lang screen. Okay. So dito sa business combination natin, yung illustration 1-4, dun tayo nag-stop. So, tutuloy natin 1-5 na. Pero kasi 1-5, naka-ano siya, using the same illustration ng 1-2. So, pwede mo itong i-post and balikan muna, ano nga ba yung problem 1-2? So, sabi, ito, si Peter, binibili niya si Saul, kung maaalala nyo. So, binibili niya si Saul, tapos ito yung mga consideration na binigay niya, which is yung issuance ng common stock, notes payable, and contingent payment. So, meron siya sinabing 30% chance na mangyayari ito. Kaya kung maalala niyo sa illustration 1-2, nagbigay tayo ng contingent payment na 100,000 times 30%. This time around, under illustration 1-5, ang sabi ni Peter, ina-assume niya na 35% yung chance. Then, nag-incorporate na ng time value of money, wherein 4% yung interest rate na gamit niya. Okay, so to compute that, or bakit, wait lang, first, bakit ba natin ginagawa to? Bakit dati hindi? So, ang sabi kasi dito, kapag nagkaroon ng contingent payment daw, is ibibigay niya. If the average income exceeds 250 and estimated niya is 90,000. So this time naman, except that the contingent payment will generate cash flow of 300,000 or more in 20x5. So all estimated at 35%. So technically pareha siya, pero nagbigay siya na gusto niya, kumpitan natin ang time value of money. Kasi kung tutuusin din naman, is umbaga yung contingent payment na to or consideration is may future value siya. So, to compute for that, 1 over 1 plus I, which is yung I natin or interest is 4%, multiplied by the 100,000 and 35%. So, we will get 33,654. Okay, so, ang updated nating total consideration, so dito, nanggaling to sa 1-2 problem, pati ito. Updated nating total consideration is 808,654. And ang net assets ng acquiring natin before is 720,000. So, we will have goodwill of 88,654. Okay. In case na na-meet yung contingent na event, so if the cash flow amounted to 280,000 or parang ang nangyari kasi dito pala, ang requirement 300,000. Tapos hindi yan na-meet kasi 280,000 lang yung cash flow from operations niya. So, pag hindi na-meet, tanggalin natin yung re-record na estimated liability for contingent consideration. So, initial recording natin before is nag-record tayo ng liability, which is credit. So, i-debit natin ngayon yung estimated liability and credit gain. So, yung adjustment daw kapag hindi na-meet is mag-flow lang siya sa income statement. So, magkakaroon ka lang ng gain on estimated contingent consideration. So, bakit gain po? Kasi initially, yung goodwill mo, 88. Pero kung wala to, 55. So, recorded mo na siya as gain. Okay. So, next illustration. Assuming same information in illustration 1-2. Except that instead of contingent payment of 100,000 cash, an additional payment would be made on January 1 equal to the twice of the amount by which average annual earnings of Saul Corporation exceeds 25,000 per year prior to January 1, 20X7. So, net income was 65,000 in 20X5 and 70,000 in 20X6. So, nasabi niya, kapag nag-exceed ka
ng 25,000 per year. Kaya ito may minus 25. Is ibibigay ko yung yung twice ng amount niyon. So parang ganun. So in average muna given na 65 and 70,000 yung dito net income divided by 2, so yung average less yung 25,000 na consideration. So the rest is i-multiply by 2. So 85,000 yung ibibigay ko sa iyo assuming na na-meet niya yung objective. Okay. So ito parang additional considerations lang siya kasi 'di ba parang gets naman na natin na consideration minus fair value of net assets. Pero paano pag yung consideration is contingent and based on future performance? Ano yung mga iba't ibang klaseng problems na pwede natin kaharapin? Parang ganun. Okay, so next. Illustration 1-7. Stock contingency based on future performance or earnings with market value of stock given. So, assuming the same problem, in addition to the stock issue, Peter Corporation also agreed to issue additional shares. So, mag-issue daw siya ng additional shares kapag, may ganun ulit eh, kapag, if the average post-combination earnings over the next 2 years equaled or exceeded 390,000. So, kapag yung combined na earnings in average is nag-exceed ng 390,000, magbibigay siya ng additional 1,000 shares valued at 15,000. Okay, so, dahil walang sinabi about the assumption, i-re-record natin yung stock contingency na 15,000. Okay, so itong 30,000 na galing to sa illustration 1-2, yung 30% lang yung assumption. So, nagdagdag lang siya ngayon ng stock contingency na 15,000. Okay, if the contingency consideration is a form of equity, the acquirer does not remeasure the fair value of the contingency at each reporting date until the contingency is resolved. So, kapag yung contingency is hindi lang yung basta cash, so, ang kapalit is equity, hindi daw re-remeasure every year. Parang ganun. Ang mangyayari is i-remeasure lang after ma-meet na yung criteria. So, yun yung something iba sa kanya, unlike kay cash contingency. Next, if the target is met, so, assume na na-meet niya yung criteria na na-exceed yung 390,000 post-combination earnings for the past 2 years or for the next 2 years. Ang mangyayari, isi-issue niya na itong 15,000. So, si stock contingency, which is ang entry natin is paid in capital for stock contingency. This is a liab account. So, ang mangyayari, i-reverse na natin yung liability. And ibibigay na natin yung common stock na 10,000 and 5,000. So, saan ang galing po yung 5,000? So, sabi natin, pag inisyo natin is at par value. So, yung 10,000. Yung 10,000 is yung 1,000 shares multiplied by the par value. So, ang par value kasi, ito, ng Peter stocks is 10. Kaya 10 par value. Then, paid in capital in excess of par of 5,000. In case naman na hindi na meet yung criteria, i-close lang tong account sa paid in capital from not meeting the contingent event, which is parang magiging expense na nila yan. So, kung yung isa pag na-meet is na dito, so hindi expense, magiging IS account kumbaga na dito mo na siya i-close sa paid in capital from not meeting the contingent event. Okay? So, next problem. Illustration 1-14. So, itong sample naman natin is bargain purchase gain. So, tignan natin. The trial balance below presents the financial position of Sierra Company on January 1, 2024. So, binigay niya yung balances niya, debit, credit, then Sierra Company included in the notes to its accounts a contingent liability. So, si Sierra may in-include daw siyang contingent liability for a guarantee for a loan. Although a present obligation existed, a liability was not recognized because of the difficulty of measuring the ultimate amount to be paid. So, ano bang ibig sabihin natin kapag merong guarantee? So, kung hindi kayo familiar dun sa term, yung guarantee is, kunyari, may nangutang. Tapos, kakilala ko, kunyari, yung kapatid ko nangutang. Tapos, kunyari,
hindi din require siya ng guarantee. So, parang, igagarantor ko, so, in case hindi magbayad yung kapatid ko or yung friend ko or kung sino man yung ginarante ko, is ako yung magbabayad. So, technically, meron kang obligation to pay. Pero hindi mo alam kung magkano. So, ganun yung sitwasyon ni Shera. Next. On this date, the business of Shera is acquired by Parrot. So, sino ang acquirer? Si Parrot. Siya yung bumibili. Sino si acquiree? Si Shera. Kasi siya yung binibili or ina-acquire. Okay. So, binili siya ni Parrot. So, ito yung mga terms or yung mga babayaran ni Parrot para bilhin si Shera. Parrot Company is to take over the assets and assume the liabilities of Shera Company. So, bibili niya lahat, asset and liability. Parrot pays $1,500,000 in cash to the previous shareholders of Shera Corporation. So, magbabayad siya ng cash. So, ire-ready mo na ngayon yung computation mo. Consideration transferred cash. So, ito, gets ko na to. 1.5. Nagbayad siya ng 1.5 na cash. Next. Parrot Company issued 100,000 common shares at 10 with a fair value of 12. So, 100,000 times 10, yun yung papasok sa common stock. Okay. Sublang natin. Ipat ko lang yung mukha ko. Kaharang siya. Okay, so, sabi natin, common stock, 100,000 times 10. Kasi, par value. Then, share premium is the excess. Sabi kasi dito, 12,000. Sana yun? Letter B. Ay, 12,000. 12 yung fair value. So, ibig sabihin, 2 pesos doon is share premium, 100 times 2. Okay, next, letter C. Parrot Company ay letter D. Cost of liquidation of 10,000 are to be paid by Shera with the funds supplied by Parrot Company. So, cost of liquidation. So, sabi niya, siya daw yung magbabayad siya ng cost of liquidation. So, that is consideration. Hindi naman siya sinabing cost of issuing stock or cost of bank recon. Kumbaga, parang sinasalo lang talaga niya. So, in fact, consideration transfer niya yan. Letter E. Supply of a patent relating to the manufacturing business of Parrot Company. This has a fair value of 200,000 but is not recognized in the records of Parrot Company because it resulted from internally generated research project. So sabi, meron tayong patent na ibibigay. So ang tanong, i-recognize ba natin to as included ba to sa consideration transfer natin, yung isusupply ni Parrot? So, take note, sabi natin dun sa discussion natin is kapag yung intangible asset is in process, pwede natin siya i-recognize basta yung fair value is set and kumbaga wala naman nag-i-issue about separability, identifiability. So, pwede nating i-recognize yung 200,000 na patent na gustong ibigay ni Parrot, letter E. Letter F, contingent liability of the to the guarantee was considered to have a fair value of 10,000. So, meron daw 10,000 na guarantee yung fair value. So, isa yun sa ibibigay niya. Next, Parrot Company was obligated to pay an additional 12. Magbibigay din siya 12,000 kay Shera. Maintain existing profitability over the subsequent 2 years. So, ito, contingent siya. Depende siya dun sa profitability. So, it was highly likely that Shera would achieve this expectation. So, sa kanya, feeling niya ma-achieve. And yung fair value na in-assume is yung 12,000. Okay, so, 10,000 plus 12,000 equals 22,000. So, alam na natin na ang consideration transferred is 2,932,000. So, next. Kailangan naman nating malaman kung magkano yung net asset ng acquiree. So, tingnan natin, natapos na ba natin yung scenario. So, natapos natin yung G. So, ang kailangan na natin is fair value ni Parrot. So, ang sabi, ito daw yung fair value ng assets and liabilities. 1,2,750, 200, 150, 250.
1,2,750,200. Yan. So, ito yun. Ito yung fair value ni Parrot. Ay, ni Parrot. Ni Shera. Wait lang. Tama. Ni Shera. So, ito yung assessed fair value niya. May accounts payable din na 250,000. Then, actually, sa problem, pag tinry nyo ito, hindi nyo mahanap si loans. Pero baka nakat lang talaga siya sa problem. Hindi ko alam kung nasan siya. Pero meron ditong loans payable. So, 2,950. So, meron kang may kita mo na yung binayad, yung consideration transferred is 2,932. Pero, yung net asset na binibili ko, 2,950. So, meron tayong gain na 18,000. Okay, so, next problem tayo. Yung 1-15. So, ito comprehensive problem to. So, 1-15. Okay, so 1-15. Consideration transferred versus assets acquired and liabilities assumed. So, si Pareto naman, is seeking to expand its share on the market and has negotiated to take over the operations of Santa. So, to take over niya si Santa. So, ang acquirer natin is si Pareto kasi siya yung mag-take over ng business. Next is si Santa is isang acquiree. Siya yung binibili. On January 1, 2024. So, provided yung balance sheet ni Pareto and ni Santa. Sabi, si Pareto, bibilin niya lahat ng assets lang, except cash. So, the assets of Santa are all recorded at fair value except dito. So, lahat daw ito at fair value except dito. So, pag kukuha mo yung fair value, ito plus yung other assets na wala dito. Okay, so anong kapalit? Sabi, ang consideration is in exchange, si Pareto, ito yung mga bibigay niya. First, cash of 40,000. Cash. 40,000. Pero, ang dami ditong time value of money. Yung sabi dito, half to be paid on the date of acquisition and half on December 31, 2024. So, 20,000 payable now. Then yung half is payable pa on after a year, kumbaga. Pero kailangan mo i-consider yung time value of money. Okay. So, yung computation natin for time value of money ito is 1 over 1 plus i raised to n or yung term. So, 1 year. Yung I is interest. You can also get yung present value table dito sa link na ito. Okay, so present ko lang din, no? Ito, dito. Ayan. So, check nyo na lang tong link kapag pagka-send ko. Okay, so, next. So, sabi dito sa next consideration is, magpo-provide din si Pareto kay Santa ng cash. So, para daw mabayaran, kasi syempre binili niya si Santa. So, sabi daw niya, sige, babayaran ko yung mga utang mo. Ako na yung magre-repay ng outstanding debts mo. So, the outstanding bond are to be redeemed at a fair value of 102 per 100 bond annual leave entitlement, and expected liquidation cost to transport and install, and yung unrecorded yung debt. So, first, i-record muna natin yung consideration niya para dito sa debt. So, yung 43,500 at saka yung 43,500 and 40,000. So, ito yun. 43,500 and 40,000. Tapos, yung unrecorded, si 15,000 at saka si 4,000. So, makukuha natin to. Total consideration niya, which is yung pagsalo niya kumbaga ng utang, 43,500 and yung 15,000. Tapos for mortgage, yung 40,000 and 4,000. Next. Yung sabi niya dito, may outstanding bond na i-redeem at a fair value of 102 per 100 or a 2% premium. So, paano natin yung i-record? So, 50,000
which is yung, ito, bonds payable, 50,000. So, may bonds payable tayo dito. Yung bonds payable, multiply mo sa 102% para makuha mo yung fair value kasi at 102. Ang other way around is to divide 50,000 divided by 100. Yung 100 kasi yung per bond multiplied by 102. So, pwede rin ganun. So, para makuha mo na ia-assume din niya tong bonds and premium, yung buong 50,000 kumbaga. Pero at market value, which is 102. Next is cost of liquidation. Sabi dito, may cost of liquidation na 16,000. Nito, annual expected liquidation cost kumbaga ni Santa, 16,000. Then yung annual leave, nasasaluhin din niya. Ito yung ipapa yung kailangan bayaran ni Santa, mga utang niya siguro sa employees niya na 14,000. Okay, so next. Holders of 3,000 common stock of Santa are to receive 2 fully paid shares of Pareto for every 3 shares held. So, yung holders daw ni Santa is bibigyan niya ng 2 shares each. Okay, so dito yan. So, yung 3,000, ang kumikita mo, ang holders ni Santa, 8,000. Pero yung 3,000 lang daw yung bibigyan niya. So, every 3 shares, bibigyan niya ng 2. Multiplied by the fair value. Ang sabi kasi dito, ang fair value is 32. So, yung halaga or yung consideration na ibibigay niya is amounting to 64,000. Then, may binigay din siyang contingency about the price, parang ganun. Pero, yung fair value naman din given na 32. Next is yung holders ng 4,000. So, yung natitira. So, 3 to. So, may 4,000. Meron pang actually 1,000. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ni Pareto sa kanila. Pareto ba to? Oo, si Pareto. Holders of 4,000 common stocks of Santa Company elect to receive cash at 35. So, sila, gusto nila, ay bayaran mo na lang kami ng 35 each. So, 4,000 times 35. So, ang sabi dito, payable half. Kaya, yung half dito is bibigay na. Yung half, magkakaroon pa ng time value of money, which is 4,000. So, ganito rin, times 35 divided by 2. Ito, 4 divided by 2, multiplied by time value of money ng present value of 1. Okay, so, dahil may consideration payable. Next, a cash payment of 50,000 to former owners representing reimbursement of acquisition-related costs paid by the former owners and a settlement of 10,000 for unresolved claim by Santa against Pareto Company. So, ito, explain ko mamaya kung ano naging treatment dito. Next, a severance payment of 50,000. Same with this, hindi kasi sila part of consideration. Then, a deferred payment of 20,000 to be paid after a year to 2 former owners. So, ito, bibigyan siya ng 20,000 ng mga former owners. Pero may time value of money kasi year after pababayaran, which is yung, ito rin yan, yung 0.9909. So, itong 12,000, kaya may ganito to. Kasi sabi dito sa problem is, i-assume niya yung utang, pero in excess dun sa kaya niyang bayaran, which is yung cash kasi niya, 12,000. So, able to pay naman siya ng 12,000. So, the rest lang yung i-cover niya. Okay, next. May nabanggit din na sana si patent, 5,000. Ito pala, si Pareto, isusurrender niya yung patent niya na fair value is 5,000. So, dahil may fair value naman and wala namang sinabing issue about that, so, pwede siyang i-consider. Okay, so next is yung contingent consideration natin sa guarantee. Ang sabi kasi dito, yung sa 32 pesos, so meron tayong 10% chance. So, ito, 10% chance na yung shares is 32, tsaka yung sa 30. So, parang kumbaga may probability. So, kailangan natin mag-assume ng contingent consideration na 400 pesos. Next is land, 50,000. So, bibigyan din daw niya, ito, is also to give its own prime land to Santa amounting to 50,000.
So the rest nung hindi nabanggit are treated as expense or part of the kumbaga ano, part of the expense nung pag-business combination and not considered as transferred consideration. The next is yung net assets of acquiree. So yung net assets ni acquiree, 34,700. So dito ka magsisimula sa fair value AR. Tapos yung inventory, so check mo. Sabi kasi, di ba, lahat nung nandito, ito yung fair value. So, kapag wala dito, yun lang yung, tsaka mo lang gagamitin to. So, 39,000 yung inventory. Yung land niya, 130,000. Then, 70,000 yung buildings. Then, 65,000 yung PPE. So, dito yung sa binigay niya fair value. So, doon, makukuha mo na ang goodwill is 128,700. Kasi, yung consideration, yung napakadami niyang binigay is amounting to 467,400. Pero yung net asset lang ni acquiree is 338,700. Okay. So, next is, paano i-record ni Pareto Company yung transaction? So, first is, kailangan niya i-recognize lahat ng binili niya. Ito, nag-shopping siya ng mga land, building, PPE. So, lahat ng binili niya, including goodwill, less then credit mo yung cash na consideration and all the consideration. Ito, i-journal entry format mo lang siya na yung initial na shares, land, patent, yung contingent consideration. Okay. Tapos, yung mga remeasurement to fair value, then acquisition-related expenses, tapos yung cost of issuing shares and severance payment. So, ito yung iba dun sa items na hindi natin ginawang part ng consideration, kumbaga. Pero, part siya ng expenses. So, nung December 31, so ito, meron tayong additional na, kumbaga, given kapag daw na-meet yung, ay not meet, tsaka pag na-meet, parang ganun. So, sabi dito, balance of consideration paid. So, yung utang, first, diba, marami tayong mga payable. So, binayaran din niya yung remaining, kumbaga, na utang niya. Tapos, hindi na-meet yung contingency, yung 400. Kasi, meron dito, on December 31, 2024, the fair value of Pareto shares was 33. So, hindi niya na-meet yung requirement. So, nagkaroon ng, dinebit natin yung estimated liability para matanggal and i-record as gain tulad ng example natin kanina. Okay, so ito na yung pinaka-comprehensive problem I think for business combination kasi I mean madami na siyang consideration na binigay and pa-practice mo rin yung time value of money niya, yung mga consideration payable and consideration din ng contingencies and guarantees. Okay, so that's all for today. We will discuss more problems sa same class natin. So, for now, isend ko to para ma-practice nyo rin yung problems. Okay, thank you!